Ayan, salam muna kayo rito. Assalamu alaikum warahmatullah. Ayan, masyaallah. Ito yung mga masisigasig at magigiting nating OFW. Ayan, kahit na imbis na magpahinga ay matulog, malamig ang panahon ngayon, masyaallah, mas minarapat nilang mag-aral. Ayan, masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amabad. Inshallah, ngayong gabi ay pag-uusapan natin ang mga uri ng nafs. Yung nafs, sa malapit na kulugan niya, is ito yung ating mga sarili. Ako, meron ako sariling pagkatao. May sarili ka rin pagkatao. Is, may mga uri ito na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala mismo sa banal na Quran, no? Nabanggit ang ating mga sarili sa banal na Quran, yung sarili ng tao, yung kanyang pagkatao sa banal na Quran. At ito ay nabanggit ng tatlong beses. Ang mga uri niya, nabanggit ng tatlong beses. Una, al-lawwama. Ang sabi niya Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, patungkol sa lawwama, la uqsimu biyawmil qiyama, wa la uqsimu bin nafsil lawwama. So, sumumpa si Allah subhanahu wa ta'ala dito sa sarili na mapanisi. Anong unang sarili? Yung lagi nagsisisi. Ako, ikaw, tayo lagi ay nagsisisi. At ang tinutukoy rito, siya nakapag nakagawa ng kasalanan, nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos, makagawa ulit ng kasalanan, magbabalik loob uli kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkaraan niya makagawa ng kasalanan, lagi siyang nagsisisi. Ito po yung ating mga ito po yung unang uri, yung nafs na mapanisi. At inshallah papaliwanag natin ito mamaya. Pangalawa, yung an-nafsu al-ammara bis-su. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga Quran, innan nafsa la-ammaratum bis-su. Sa Arabic, kung pag-aaralan natin ang Arabic, ay malalaman natin dito inna, yung patunay sa Tagalog, patunay. Kaya nga sa sinasabi natin, ashhadu an la ilaha illallah. Diba? Yung anna wa anna Muhammad Rasulullah. Ibig sabihin ng anna at inna, yung katotohanan o kaya patunay. At sinasabi rito, inna nafsa la ammaratum bisu. Tunay na ang ating mga sarili. Katotohanan ng ating mga sarili, la ammaratum bisu. Meron pang lam na isa pang patunay din na ang ating mga sarili ay higit na mapag-utos ng kasamaan. Kaya mapansin mo kapatid, kapag particular kapag ikaw ay mag-isa, napapaligiran ka ng mga lobo. Kumbaga, mga waswas ng shaitan, mga bulong ng demonyo kapag nag-iisa ka. At kapag kasama naman yung mga kapatiran, mashallah, panatag ka, kampante ka, at dahil kang gumagawa ng kabutihan, kung ano yung ginagawa ng mga kapatiran mo, ginagawa mo rin. Kapag nakikita mo yung mga kaibigan mo nagsasala, nagsasala ka rin. Di ba? Halimbawa rito sa Isterahan yung klang, magkakasama tayo rito. Kapag nag-adan na dyan, pupunta tayo para magsala. Pero minsan, kapag nag-iisa tayo, walang sala. O kaya nagsasala pero late. O kaya magsasala pero hindi kasama yung jamaa. Yan yung ating mga sarili, mga kapatid. Ang ating mga sarili ay, yung pangalawang uri, lagi nag-uutos ng kasamaan. Pangatlong uri ng sarili ng tao, ang sabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullah, ito yung sinabi ni Allah, al-mutmainna. Ya ayuha nafsul mutmainna. O ikaw na nafs na mutmainna, yung napapanatag, marunong makontento, napapanatag ka sa iyong Panginoon, kampante ka sa iyong Panginoon. Ang tinutukoy rito, yung laging nangingibabaw sa kanya, ang pagsunod ng kabutihan, at lagi niyang kinakalaban ang kanyang sarili. Maliwanag? Lagi niyang kinakalaban ang kanyang sarili at lagi siyang nananaig sa mga waswas ng shaitan, sa mga bulong ng demonyo. At yung tao na ito, lagi sa kanyang, ang lagi na sa isip niya, ang lagi niyang kagustuhan ay gumawa ng mabuti. Ito yung pangatlong uri. Ulitin-ulit natin para maunawaan natin. Ano yung una? Yung nafs na? Sa Tagalog. Yung sarili na? Mapanisi. Pangalawa? Yung sarili na laging mapang-utos ng katawan. Kasamaan. Yung sarili na laging nag-utos ng masama. Pangatlo? Yung
Panatag. Bakit siya panatag? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o ikaw na sa surat al-Fajr, ya ayuhan nafsul mutmainna. O ikaw na sa, ikaw na, kasi yung nafs, maaaring isalid sa, depende sa sentence, yung nafs, minsan yung pagkatao, minsan yung, kasa, yung ating kagustuhan, at minsan naman yung kaluluwa. Ya ayuhan nafsul mutmainna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadukhuli fi ibadi, fadukhuli jannati. So yung mutmainna, yung sarili na marunong makontento, panatag, kampante, dahil lagi siyang sumusunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at tumalay sa kanya mga pinagbabawal, ang sabi ni Allah, padkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Pumasok ka sa aking paraiso. Taib, ito na yung pag-usapan natin, inshallah subhanahu wa ta'ala. Ano yung una? Yung nafs na mapanisi. Taib, mga kapatid, hindi mo ba napapansin minsan, kapag ang tao is yung likas sa kanya gumawa ng kabutihan. Taib, lagi siyang gumagawa ng kabutihan. Ito yung pagkatao niya. Bago matulog, nagdudua siya. Bago matulog, nagdudua. Magudu pa bago matulog. Magsasara ng salatul witir bago matulog. Tapos bago siya matulog, papatawarin niya yung mga tao na nang api sa kanya, nang daya sa kanya, nang loko sa kanya. At kinabukasan naman, ganun din, kabutihan ang gagawin niya. Mahilig siyang gumawa ng kabutihan. Ngunit, nakakagawa siya ng kasalanan. At sa bawat pagkakamali niya, nagbabalik loob siya kay Allah. Halimbawa, nakapagsinungaling siya, nakapanakit siya sa pamagitan ng kanyang dila, sa pamagitan ng kanyang kamay, at magbabalik loob siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, o di kaya may mga balita na dumarating sa kanya, pagkatapos yung mga balita na dumarating sa kanya ay pinaniniwalaan niya kagad. Pinaniniwalaan niya kagad yung mga balita na dumarating sa kanya. At ito ay mali mga kapatid eh, kasi ang isang Muslim, kapag may dumating na balita sa iyo, sa akin, sa ating lahat, hindi kagad tayo basta-basta niniwala. Taib, ang tao na laging naniniwala sa mga binabalita sa kanya, may kakulangan sa pag-iisip niya. Kahit sabihin matalino siya, hindi siya matalino. Dahil ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kapag dumating ika, ang isa sa inyo na mayroon daladalang balita, no? Yung masamang tao na yan, yung makasalanan na tao, hindi siya mabuting tao, normal na tao siya, pero nagkakasala siya. Hindi siya yung matuwid na tao at may daladalang balita. Kapag maniwala ka agad sa kanya sinabi, may kakulangan sa iyong pag-iisip. Dahil ang sabi ni Allah, in ja'akum binaba'in fatabayyanu. Kailangan magbigay niyo muna ng malinaw na katibayan. Patunayan niyo muna kung totoo yung sinasabi niya. Hindi yung basta-basta ka maniniwala sa kanyang mga sinasabi. Particular kung ikaw ay isang mudir. Mga kapatid ha, kapag ikaw ay mudir o direktor ka, lalo na sa usaping ano, pamilya. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Kabilang sa pagiging mabuti ng isang Muslim, isang tao, ang pag-iwan niya sa mga bagay na wala siyang kinalaman. Kaya ako, ikaw, kapatid, kapag wala tayong kinalaman sa isang usapin, sa isang bagay, lalo na kung yung usapin na yan ay mga ulama yung nag-usap-usap, nagtatali mong ulama, halimbawa, huwag tayong sumali sa kanila. Hayaan mo mong ulama, huwag tayong makisala sa kanila. Ganito yung fatwa nila, may nagsabi na halal, may nagsabi na haram, hayaan mo sila. Huwag kang makisali kasi usapin mong ulama yan. Bawat isa kanila, mayroong kanya-kanilang dalil. Bawat isa kanila, mayroong kanya-kanilang katibayan. Oh, yung ibig sabihin ng ulama, yung mga pantas, yung mga scholars, no? Kapag halimbawa niyan, yung mga scholars natin, yung ating mga ngaral, hindi nagkasundo sa isang usapin, huwag tayong makikisali sa kanila. Kaya ngayon mga Arabo rito, kapag pagsasabihan mo sila, halimbawa sa isang bagay, Ushdakluk, Ant. Nasabi nila, Ushdakluk. Ano pa kailan mo? Bakit ka magkikipasok? Man, Ant. Sino ka? Eh, ganyan yung mga Arabo minsan eh. Ushdakluk, Ant. Gagawin sila. Tayib. Bakit ka makikisali? Sino ka? Anong ugnayan mo sa kanila? Lalo na kung usapin mga ulama, sa mga scholars, at kapag mayroong plano ang isang hakim, ang isang pinuno, huwag dapat tayo makisali sa kanila. Maliwanag mga kapatid? At sa Islam, sa mga bagong Muslim, at sa ating lahat, kapag mayroong isang usapin patungkol sa Islam, huwag na huwag kang magsasabi ng inyong opinion. Wala tayong karapatan magbigay ng opinion. Bakit? Tatanungin tayo. Hindi ba tao ako? Hindi ba alipin ako ni Allah? Wala akong karapatan magbigay ng aking opinion? Ito po yan.
Kapag patungkol sa usaping Islam, unang-una, ang Islam, meron tayong katibayan. Ano yung katibayan natin? Quran at Sunnah. Ito yung doktrina natin eh. Kaya dito sa Saudi Arabia, ano yung batas dito? Quran at Sunnah. Sa mga bagong Muslim at sa mga lahat naman tayo rito, alhamdulillah, yung mga OFW, alam natin na ang sinusunod dito ay batas ng Diyos, hindi batas ng tao. Kapag mayroon nagnakaw at napatunayan na siya ay nagnakaw, ano yung gagawin sa kanya? Putol kamay. Kapag mayroon nakapatay, buhay din ang kapalit. Diba? Siguro may mga nabalitaan tayong ganyan na pinagutan ng ulo. After ng mga hearing, kasi kapag nakapatay ang tao, hindi kagad, mamaya, nakapatay ka ngayon, mamaya, patay kagad, hindi. Dumarating yun sa mga jalasat. Ibig sabihin, may mga hearing po yan. Oo. May mga hearing yan. Kumbaga, aantay ka ng ilang taon, kapag napatunayan at guilty ka, dun ka bibigay ng hatol na kamatayan. Kaya nga dito sa Saudi Arabia, is kampante ka. No? Bagamat, may mga krimen na rin ngayon eh, lalo na ngayon sa panahon natin ngayon, may mga krimen pa rin. Kapag pupunta ka sa masjid, magsasala ka ng Fajr, Maghrib, Isha, mga kapatid, no? Minsan magtataka ka, pupunta ka sa masjid, sa bahay dasalan, yung sasakyan nakabukas, walang tayo. Nakakita na kayo ng ganyan? May mga ganyan eh. At marami, yung mga Lexus pa, mga laking Lexus, Mercedes-Benz, ng mga Audi, mga mamahal, nakabukas lang. Lalo lang yung taglamig. Kasi, sandali lang yung ora, yung sala, mga 7 minutes lang yan eh. Imbis na patayin nila, bubuksan na lang nila. Kaysa bubuksan nila, tapos magpapainitin pa nila, saka under, iniwan lamang nila. Pero huwag tayo masyado kampante kasi may mga, ang shaitan kasi, mga kababayan, ano yan, hindi kanya nakakatakot ang demonyo eh. Kapag mahina ang tao. Bakit? Ang demonyo, hindi yan titigil hanggat ikaw ay humihinga. Ano yung ibig sabihin nito? Ang demonyo, hindi yan titigil na mahikayat ka sa paggawa ng kasalanan hanggat ikaw ay humihinga. Minsan ang tao, kahit na nasa hospital na, isipin mo lang wala na, hindi na makakapunta sa mga haram eh. Hindi na makagawa ng haram, wala na cellphone. Pero darating ang demonyo dyan, bubulungan siya ng demonyo. Ano yung sasabihin niya? Kawawa ka naman, pinabayaan ka na ng Panginoon mo. Yan, pinabayaan ka ng Panginoon mo. Nag-isa ka na lang dyan, wala kang pamilya. Ano yung gagawin? Magpakamatay ka na lang kasi wala rin magmamahal sa buhay mo eh. Papakamatay siya. Hindi, may mga ganyan. Oo nga, no? Kumbaga, iniisip niya, nag-iisa na lang ako sa mundo, walang bumibisita sa akin. Baon ako sa utang. Yan. Baon sa utang, maraming kasalanan, pupuntayin din mo niya sa akin, pakamatay ka. At sa Islam, ang pagpapakamatay, kabilang sa mga malalaking kasalanan. Kabilang sa mga malaking kasalanan. Kaya ganyang katindi ang demonyo, mga kapatid. Isipin mo, after mo magsala, katapos na magdasal, pero tingin ka agad sa cellphone mo, kasi walang taong, wala nakatingin sa'yo. Mayroon kang haram nakita, manonood. Ganyan, kalaki yung shaitan. Kalakas ang shaitan. Subhanallah. At ngunit sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal Quran, inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Subhanallah. Ang sabi ni Allah, tunay na sa aking mga alipin na tapat, yung mga tapat na lingkod ng Diyos, yung mga sumasamba kay Allah ng tapat, yung mga malilinis ang kanilang puso, walang kakayanan ang demonyo sa kanila. Walang kakayanan ang demonyo sa kanila. Kaya nga may mga sahaba, radiyallahu anhum, na kumbaga, inutusan silang gumawa ng talikuran ng kanilang ang Islam. Kung hindi nila tatalikuran yung Islam, papatayin sila. Si, ang unang namartir na babae, sino yung unang namartir na babae? May idea kayo sa Islam? Yung mga... Ha? Mashallah, Sumaya. Si Sumaya, sabi ng ating, ang sabi ng ating kapatid na balik Islam din doon, no? Balik Islam din si Brother Ammar. Sino yung nanay niya? Sino yung nanay ni Ammar? Mashallah. Dito. Ito po yung kwento. Pinatay sa harapan niya ang kanyang nanay. Pati yung tatay niya. Kasi nag-Muslim siya eh. Nag-Muslim siya, pero binalitaan ni Propeta Muhammad SAW na sa paraiso sila, inshallah subhanahu wa ta'ala. Sa paraiso sila, maniniran at magkikita-kita.
kumbaga magtiis kayo, o ikaw, Yasser, pamilya ni Yasser, kasi isipin mo, nanay mo papatayin sa harapan mo, tatay mo. Diba? Hindi ba ano yun? Hindi ba masakit sa ano natin yun? Kaya, ang shaitan, wala siyang kapangyarihan sa mga taong tapat kay Allah. Lagi natin tatandaan ito. Walang kapangyarihan ang shaitan sa mga taong tapat kay Allah. Kaya nag-Muslim siya rito sa Saudi Arabia, pag-uwi niya ng Pilipinas, kahit isa lang Muslim siya sa pamilya niya, sa lugar niya, mananatili pa rin siyang matibay at matatag pa rin siya sa kanyang pananampalataya. Alaykum salam wa rahmatullah. Mga kapatid, tignan po natin yung kalagayan ng mga ano, ng mga kapatid nating sa Palestine ngayon. Yung mga kapatid sa Palestine ngayon, bakit hindi sila umaalis sa lugar nila? Diba? Pinutol na yung tubig, pinutol na yung kuryente, pinapatay yung kanilang mga asawa, kanilang mga magulang, bata, matanda. Subhanallah, libo-libong bata na yung namatay. Libo-libo at araw-araw. Pero bakit di nila iniiwan yung kanilang bansa? Ba't di nila iniiwan? Ba't di sila umaalis? Pwede naman sila ng ibang bayan eh. Diba? At kung tatanungin sila, anong taga-saan ka? No? Anong lahi mo? Ang sasagot kagad nila, ako, Palestino. May isang video nga, dalawang bata tinanong ng isang Amerikano, ano yung ano mo? Ano yung religion nyo? Ano yung lahi mo? Taga-saan kayo? Sabi kagad ng isa, ako taga-Palestine. Yung isa, pero para silang taga-Palestine. Yung isa sinabi, ano, taga-Jerusalem. Tinawag kagad sila ng ano, ng police. Tinawag kagad ng police. Bakit sila yung Palestine? Wala na Palestine ngayon. Pero proud pa rin sila. Anong dahilan? Bakit ganito mga kapatid? No? Hindi, kahit ganito na yung kaligayan nila, harap-harapang pinapatay. Ilang taon na eh? 1947. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy yung digmaan dyan, pinapatay sila. Diba? Inaapi. Kinukuha yung mga bata pa lang, kinukulong na. Subhanallah, walang kalayaan sa lugar nila. Pero ba't di nila iniiwan yung kanilang lugar? Yan ang tanong. Dahil saan? Dahil sa kanilang pananampalataya, mga kapatid. Sa kanilang pananampalataya, ano ba yung sinabi ni Propeta Muhammad SAW tungkol sa lugar na yun? Ano ba yung sinabi ni Propeta Muhammad SAW tungkol sa Syam? Ha? Ang sinabi ni Propeta Muhammad SAW tungkol sa lugar ng Syam, si Jesus, sa mga bagong Muslim at sa mga hindi Muslim, saan bababa? Sa Syam, sa lugar ng Syam, doon. Pag sinabing Syam, yung Syria, yung Jordan, pati yung Palestine, iisang lugar yan, Syam. At yung digmaan dyan, tandaan po natin ito, hanggang Qiyamah Sa'ah, hanggang huling araw. Dahil sa kanilang pananampalataya, kaya hindi nila iniiwan yung lugar na yon. At proud sila, sinasabi pa rin nila yung lugar na Palestine, kahit na pilit burahin ng mapa. Eh tayong mga, ano, tayo ngayon, pag tinawag tayo, ano ka? Ano kagad sasagot natin? Pilipino na. Diba? Nabura na yung ating mga, ang ating original na, ano ba yung origin natin talaga? Pilipino ba tayo? Nga? Diba, may kanta, ang gugong, Maharlika. Diba, kaya may sinasabi nila na Maharlika, ano tayo, mga Maharlika na raw tayo. Allah alam, si Allah higit na nakakaalam. Ngunit, bago tayo, mga kapatid, bago tayo ihirang na yung identity na Pilipino tayo, identity na Pilipino, hindi talaga tayo Pilipino. Diba? Kasi, meron tayo sariling state nung unang panahon. State, pag sinabing state, meron tayong mga hukam, may mga ano tayo, namumuno sa atin. Bago tayo ihirang na Pilipino. At yung mga Espanyol na nanakop ng ating inang bayan, dalawang dala nila eh. Sandata, barel o krus. Barel o krus. Kung hindi ka sasamba, kung hindi ka magiging Kristiyano, babarelin ka namin. Papatayin ka namin. Kaya yung iba, yung may hina sa atin, is, wala, Pilipino na ako. No, kinalimutan na yung history. Kinalimutan na yung mga ninuno natin na ipinagtanggol ang ating bansa. Nawala na. Nawala na yung proud. Yan yung kaibahan natin sa mga Palestino. At dahil sa kanilang pananampalataya, mga kapatid. At lagi natin tatandaan, muli, ang shaitan, hindi siya titigil hanggat humihinga pa ang isang tao. Ang pangalawa,
ang pangalawang uri ng sarili ay yung al-ammara bisu. Al-ammara bisu, ito yung sarili na lagi nabutos ng kasamaan. Wala nang gusto ang sarili maliban na lamang na kasamaan. Gustong pag-awayin yung magkaibigan. Gustong pride rin yung kaibigan. Gustong lukuhin yung kaibigan. Gustong apihin yung kaibigan. Gustong gumawa ng shirk. Gustong gumawa ng pagtatambal kay Allah. Gustong magsugal, manloko, mandaya, mangapi, lahat. Ito yung sarili niya. Puro kasamaan ang gusto. So, ang sarili mga kapatid na laging nagutos na gumawa ng kasamaan, hanggat hindi siya magbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, maninirahan siya sa impyerno apoy habang buhay. Habang buhay siya ron, maninirahan kapag siya'y nagtatambal kay Allah at gumagawa ng kasalanan na ito ay, ang kasalanan na yan ay mga kabair at hindi siya nagbalik loob kay Allah. Gumagawa siya ng shirk, kumbaga nagtatambal siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa impyerno, ang kanyang papupuntahan. Kaya, lagi natin kalabanan ang ating mga sarili, mga kapatid. Ako, ikaw, humingi tayo palagi ng tulong kay Allah. Dumulog tayo sa Diyos palagi kasi mahina tayo eh. Walang taong malakas. Lahat tayo mahina. Lahat tayo may kailangan. Di ba, kahit gano'ng makapangyarihan ng isang tao, kahit gano'ng kapopular, kapag nawala ang isa sa mga mahal niya sa buhay, mahal niya sa buhay, pamilya, mahal sa buhay, sasakyan, alam mo, mahal niya sa sakyan niya, pinag-ipunan niya, may ari-arian siya. Anong minsan nangyayari sa kanya? Iiyak siya. Ibig sabihin, mahina pa rin siya. Kailangan niya ng tulong. At ang tutulong lamang sa atin, walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating Panginoon. Kapag dumating ang sandali na ang tingin mo sa buhay mo ay miserable na, o di kaya malungkot, lagi kang nalulumbay, nag-iisa ka, tinalikuran ka na ng lahat, pumunta ka lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kahit gano'ng kalaking kasalanan mo, kahit gano'ng kalaking kasalanan mo, kahit pa nalunod ka na sa karagatan sa paggawa ng sari-saring kasalanan, magbalik loob ka lamang kay Allah, kapatid. Tatanggapin ka niya. Tatanggapin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag sinarado ang kanang pintuan ng mga kapitbahay mo, ng mga kamag-anak mo, ng mga tao, laging bukas ang pintuan ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa'yo at tatanggapin niya ang sino mang magbabalik loob sa kanya. At huwag tayong mawawala ng pag-asa. Dahil yung tao na nawawala ng pag-asa, siya ay laging nakuha siya ng patibong ng shaytan. Nakuha siya ng patibong ng shaytan. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Sabihin mo, O Muhammad, sa aking mga lingkod, sa aking mga alipin, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا, na naging mapagmalabis sa kanilang sarili. No, naging makasalanan. Naging makasalanan. Nakapatay, nakagawa ng zina, nagbenta ng droga, nalunod sa alak, kumbaga, sa bisyo, sa masamang bisyo, sugal, lahat ng kasalanan nagawa niya na, nakapanloko. Huwag kayong mawala ng pag-asa sa awa ni Allah. Magbalik loob tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, tatanggapin niya tayo. Kaya ito yung pangalawang uri ng sarili natin, yung lagi yung pag-utos ng kasalanan. At kalabanan natin mga kapatid ang ating mga sarili, lalo na ngayon, no, taglamig, mahirap gumising ng fajar. No, mahirap gumising ng fajar. At hindi basihan yung lakas ng katawan. Ang laging tinitingnan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang lakas ng ating pananampalataya sa kanya. Kasi may mga tao, malalaki yung katawan, mashallah. Mga athletic yung katawan. Pero tamad magising para magdasal. Walang saysay yung laki ng katawan. Walang saysay yung ganda ng katawan. Kung hindi naman, sumusunod sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga hindi Muslim po rito, at sa mga Muslim na bago, hindi nagpapa-Muslim sa atin kung ang tatay mo ay tausog, tatay mo ay Maranao, Maguindanon, ikaw ay taga-Mindanao. At hindi rin nagpapa-Muslim sa isang tao kung ikaw ay Arabo. Kasi may mga Arabo na Christians. Punta ka sa Palestine, maraming Palestino na, ano, na Orthodox Christians sila, no? Hindi sila Catholic. Kasi pag sinabing Christians, may tatlong kilalang Christians na, ano, na malalaki. Ang Christians kasi sekta sila. Para sa kalaman natin, mayroong Catholic, may Protestant, at mayroong Orthodox. Kaya sinabing Protestant kasi, ano sila, nagprotesta sila sa mga ibang paniniwala na mga Catholic. Hindi sila naniniwala sa mga Pasko, hindi sila naniniwala sa mga ibang paniniwala.
Diba? Kaya sinabing Protestant. At yung Orthodox Christian naman, sila yung mga Christians na may mga balbas. Maraming Christians na may mga mahaba yung balbas. Sa Amerika, sa Europe, sa Africa, kahit sa Pilipinas nga, yung mga Orthodox Christians doon, is may mga balbas sila. Bakit? Dahil yung balbas, nakasadyan sa ano eh, sa Biblia mismo, at yung mga propeta, lahat sila may mga balbas. Halimbawa, manood ka ng ano, ng pelikula na gawa-gawa, kasi yung pelikula, hindi naman totoo yan. Pero halimbawa lang, magsasabihin nila, eto si Maria, pero si Maria walang belo, walang hijab. Maniniwala ka ba na si Maria yun? Hindi. Kasi nakatatak sa isipan ng mga tao, si Maria mayroong belo. Si Jesus, nakatatak sa isipan nila, mayroong balbas. Di ba? So, halimbawa lamang, pero hindi naman totoo yun. Sa Islam po kasi, no, sa mga bagong Muslim dito, ipinagbabawal sa amin na gumawa ng pelikula na gagawa ka ng kahawig. Halimbawa, ito si Propeta Muhammad, hindi, bawal po yun sa Islam. Bakit? Dahil walang nakakita kay Propeta Muhammad at ipinagbabawal sa Islam yun. Ipinagbabawal sa Islam yun. Kaya nga walang Muslim na si Propeta Muhammad sinasabi, ito yung itsura niya at ito yung hawig niya. Wala, wala pong ganun. 1,400 years ago ang lumipas, wala nakagawa niyon. Pero yung mga ibang relihiyon ngayon, yung umusbong lamang 90 years ago, 7 years ago, may mga movie na kahit sa Pilipinas eh. Diba? Ginawa ng movie, ito yung nagtatag ng aking pananampalataya. Ito yung nagtatag ng iglesia ni Manalo. Eh, may mga pelikula sila. Sa Islam, wala. Subhanallah. Pero nakasaad ang kasaysayan ni Propeta Muhammad SAW sa sunnah. Ganyan iningatan, mga kapatid ng Islam, ang ating pananampalataya. At tayo, balikan natin yung topic natin, na ang sarili natin is mapag-utos ng kasamaan. Ano yung gagawin mo? Kalabanin mo ang sarili mo. Kalabanin mo ang iyong sarili. At yung pangatlong uri, mga kapatid, ito yung an-nafso al-mutmaina. Yung sarili na lagi nag-utos ng kabutihan. At ito yung tao na, ito yung sarili na pinuri ni Allah at makapasok sa paraiso. Yung ang lagi nasa isip niya, gumawa ng kabutihan, sumunod, di ba? At lumayo sa mga pinagbabawal. Ito, sasabihin naman natin, sa Islam, boring. Boring ba sa Islam? Kung boring sa Islam, walang magmumuslim. Yan, totoo. Kung boring sa Islam, is maraming, bakit ang dami nagmumuslim na ano, na mga kilalang tao, popular, mga mayayaman pa, mga tanyag na tao, di ba? Hindi naman sila boring, masaya nga sila eh. Yung kilala natin na UFC champion, si Khabib, boring ba? Hindi. Di ba? Dito, nag-basketball tayo rito. Boring ba? Hindi. Di ba? At marami pa, mga kapatid. Hindi boring. Kasi, minsan, pwede ka pumunta sa tabing dagat, pwede kang umakyat sa bundok. Ngunit, may limitasyon ang buhay ng Muslim. May mga haram sa atin, syempre. At kailangan gawin mo yun. Ang problema sa ibang Muslim, ito, number one na malaking problema sa mga Muslim ngayon. Ang tingin ng iba, sa mga kapatirang Muslim, yung bawal lamang is baboy. Pero yung sigarilyo, hindi bawal. Yung alak, hindi bawal. Yung pakikisara sa Christmas, hindi bawal sa kanila. Allah almustaan. Yun ang bawal sa kanila, baboy. Kung lalagay mo ng baboy dyan, bro, eto may baboy yan, ha? Huwag kang kain yan. Pero yung pinaglutuan ng manok, pinag-ihawan, okay lang sa kanya. Allah almustaan. Mga kapatid, malaking problema yung ganun talaga eh. Kaya kailangan sa atin mag-aral. At yung kaalaman, mga kapatid, ito lamang yung dahilan. Kapag isa sa buhay mo yung natutunan mo, magiging matibay ka at matatag. Tandaan natin, kapag isa sa buhay mo ang kaalaman na itinuro sa iyo, magiging matatag ka sa iyong pananampalataya. Dahil ang pagiging matibay, ang pagiging matatag, hindi sa dami ng iyong napapakinggan. Maliwanag? Ang pagiging matatag, ang pagiging matibay ng ating pananampalataya, hindi yung araw-araw ka umaatin ng lectures. Araw-araw, marami ka na pakinggan. Maraming ustad, maraming mga guro, maraming mga aral ang napapakinggan mo, ang nakukuha mo ng aral, at hindi mo naman sinasabuhay. Walang saysay yun. Ang pagiging matibay, kung papaano mo isinasabuhay ang iyong natutunan. Ang sabi ni Allah sa banal na Quran, walaw annahum fa'alu ma yu'aduna bihi, lakana khayran lahum. Kung isinasabuhay lamang nila, ika ang mga hinahabilin sa kanila, yung kanilang mga napapakinggan, ito ay mabuti para sa kanila, wa ashaddu tathbita. At dahilan niyan upang sila'y maging matibay, matatag sa kanilang pananampalataya. So, ang pagiging matatag, hindi sa dami ng ating napapakinggan.
Hindi sa dami natin napapakinggan ang dahilan upang tayo maging matibay kung papaano mo isinasabuhay ang iyong mga natututunan sa Islam. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibilang naman tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ikatlong uri na yung sarili ang lagi nangibabaw sa kanya ay ang pagsunod kay Allah at paggawa ng kabutihan at yung laging lumalayo sa mga kasamaan, kasalanan, pagsaway. Mahina tayo mga kapatid. Ang payo ko sa akin sarili at sa inyo yung sinabi ni Allah sa mga Quran, wasbir nafsak, magtiis ka ika nafsak, magtiis ka ikaw kanino? Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashya. Magtiis ka kasama yung mga tao na mabubuti, yung mga salihon, yung mga nag-aaral, yung mga nakikinig ng payo, magsabar ka kasama nila. Bakit? Dahil kapag sinamahan mo yung mga tao na yon, kapag sinamahan mo yung mga mabuting tao, ganyan ka rin, magiging katulad ka rin nila. Kaya napakahalaga sa mga bagong Muslim at mga kapatid natin sa Islam, napakahalaga po, binigyang diin ng Islam ang pagpili ng kaibigan. Binigyang diin ng Islam ang pagpili ng kaibigan. Dahil kung ang kasama mo is mabuti, magiging mabuti ka rin. Kapag ang kasama mo masipag mag-aral, magiging masipag ka rin. Kaya nga sa eskwelahan, nung nag-aral tayo o ating mga anak, hindi ka ba rin mag-cutting classes? Pero nang nagkaroon ka ng kaibigan, saan ka na? Minsan lang naman eh. Oh, minsan lang naman. Oh, akit, tatanong. Oh. Patawang mali. Samantalang hindi niya alam. Sheikh, salam alaikum, Sheikh. Yung ano, yung sigarilyo. Yung sigarilyo. Maraming tao na hindi marunong mag-sigarilyo. Pero kalauna natuto mag-sigarilyo dahil saan? Allah, ano saan? Yan yung... Ah, ano? Ba? Oh, paminsan-minsan lang. Pero kapag natikman na, adik na. Di ba? Dito sa Saudi Arabia, mga kapatid, eto, mga kapatid, matakot po tayo at paalalahanan yung mga kilala nyo rito. May mga tao rito na, kasi ako nag-translate ako sa, ano, sa prosecutor court. Okay? Yung mga, hindi po ron. Yung sa prosecutor court, yung mga Pilipino na may kaso. Iba yung sa court. Iba yung sa court. Yung mga gumagawa ng peking diploma, tapos i-re-report sila, sino yung nagkasa kanila? Yung government mismo. Nag-translate po ako rin. Sa kulungan dito, pumunta pa ako rito sa kulungan. At kawawa yung ibang mga kababayan natin dito na nadamay lamang dahil sa kanilang kaibigan. Kawawa, sabi. Dahil sa kanyang kaibigan. Alam niya yung kaibigan niya na gumagamit. Bakit mo sinasamahan? Nadamay, tuloy. Diba? Damay. Sayang yung pagpunta rito, tapos yung mga asawa, brokolid, hindi mga asawa, no? Asawa pa lang. Asawa. Yung mga anak na umaas sa'yo, sumusuporta sa'yo, ano mangyayari? Diba? Sinira ang buhay dahil saan? Dahil sa kaibigan. So, ang payo ko sa inyo, mga kapatid, pumili kayo ng inyong kaibigan. Wallahi ladim. Kapag ang kaibigan mo ay mabuti, lagi kang papayuhan yan. Kapag nagkamali ka, paalalahanan ka yan. Kapag nagkasala ka, papayuhan ka yan. Hindi ka niya iwan. At kapag gumagawa ka naman ng kabutihan, susuportahan ka yan. Susuportahan ka yan kasi gumagawa ka ng kabutihan eh. At yung tunay mong kaibigan, lagi mo tatandaan, kapatid, hindi yung lagi mong araw-araw kasama. Saan ka man naroon, katabi mo, hindi. Ang tunay mong kaibigan, siya na nasa tabi mo sa oras ng iyong kagipitan. Kapag dumating yung sandali na kailangan mo talaga, nandyan siya para payuhan ka, para paalalahanan ka, nandyan siya para patibayin ka, patatagin ka, sasamahan ka niya. Yan yung tunay na kaibigan. Kaya yung lagi mong kasama, tapos may problema ka, minsan sila pa yung unang lumalayo eh. Diba? Yun po yung huling payo ko sa inyo, para maging matibay din tayo, maging matatag. Yung sinabi ni Allah na magtiis ka kasama nila. Yung mga mabuting tao na inaalala si Allah, nananalangin kay Allah sa maghapon. Nakakalungkot isipin mga kapatid na maraming tao na nasira ang buhay dahil sa kanilang kaibigan. Dahil sa kanilang
kaibigan, dahil sa kanilang mga tropa. Yan. Kaya ang Islam, binigyan din ito, pinahalagahan ng Islam ang ating mga kaibigan, at ikaw, tanungin mo ang sarili mo, tanungin mo ang sarili mo, sino yung sinasamahan mo? Sino yung kaibigan mo? Sino sila? Tanong mo sa iyong sarili yan, at napaka-importante yan. Baka sa kabilang buhay, mabilang tayo sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, yawmu ya'uddu dhalimu ala yaday. Sa kabilang buhay, kaagatin ng taong kanyang kamay. Kaagatin niya. Anong dahilan? Yakul, sasabihin niya, ya laytani lam attakhid fulanan khalila. O Allah, sana hindi ko nalaman siya nakilala. Ano yun? O Allah, sana hindi ko nalaman siya nakilala. Hindi ko nalaman siya naging kaibigan. Sinisin yung kaibigan niya. Bakit mo sinisin ngayon? Tapos na. Sa kabilang buhay na eh. Magkasama kayo sa mundo. Kung saan siya, nandun ka. At sa kabilang buhay, sana hindi ko nalaman siya nakilala. Naging kaibigan. Ano yung kasunod? Laqad adallani ani dhikri ba'da idja'ani. Ito yung nakakatakot. Dumating sa akin yung Islam, nalaman ko yung totoo, nalaman ko yung tama, pero niligaw niya ako. Alam niya na yung nagligaw sa kanya, sino? Kaibigan niya. Dito, maraming mga nagbumuslim dito eh, sa Saudi Arabia. Sasabihin, bro, nagmuslim ka? Eh di, paano yan? Wala ka ng alak niyan. Ha? Wala nang babae niyan. Wala nang sugal, wala nang enjoy-enjoy. Kasi bawal sa inyo yan eh. Binubulungan ba? Di ba? Tama ba, Nuruddin? Hindi, may mga ganyan. Kumbaga, nag-Muslim ka na, tapos bubulang kayo. Bro, bawal yan sa kanila. Ngayon, paano yan ngayon? Paano yung pamilya mo? Paano yung asawa mo? Sino yung naging dahilan? Kaibigan niya. Laqad adallani ani dhikr. Ang sabi ni Allah, ito, dumating sa akin yung katotohanan, yung Quran, yung Sunnah. Nagdarasal na ako, nagsasala na ako, naging mabuting tao na ako, pero dahil sa kaibigan ko, niligaw niya ako. Diba? Kaya nakakatakot mga kapatid ang ating mga kaibigan, at tanungin mo ang iyong sarili kung sino ang iyong sinasamahan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tayyak, mashallah, mashallah. Ito, marami mga, at may mga bago tayo dito. Alhamdulillah, yan. Mashallah, mashallah.